Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa Zion Christian Fellowship Baliwag Midweek Service na may temang sambahay, saving our homes, saving our family. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa gabing ito. Sama-sama po tayo magpasalamat, manalangin at makinig sa salita ng ating Diyos bilang isang pamilya at bilang isang tahanan. Para po sa ating mga pasasalamat at prayer requests, maaari po tayong mag-iwan ng comment sa ating comment section o mag-iwan po ng mensahe sa ating Facebook page na Zion Christian Fellowship Baliwag. At ngayon po, ihanda po natin ang ating mga sarili upang papurihan ang ating Panginoon. Maraming salamat po at God bless us all. There's a table that you prepared for me in the presence of my enemies. It's your body and your blood you shed for me. This is how I fight my battles. There's a table that you prepared for me in the presence of my enemies. It's your body and your blood you shed for me. This is how I fight my battles. And I this is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. In the valley and all that you're with me, and surely your goodness and your mercy follow me. So my weapons of praise and thanksgiving, this is how I fight my battles. And I believe, and I surrender to you our battles, yes, O God. Lord God. For with you, Lord, we got the victory. Yes, Jesus. May look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded.
isang panibagong araw na inalaan ng Diyos para sa bawat isa po sa atin, lalong-lalo na po sa ating pamilya. At ngayong araw na ito, sa mga oras na ito, ay muli po, wini-welcome po namin kayo sa aming Zion Online Midweek Service na tinatawag po namin Sambahay, Saving Our Homes and Saving Our Family. Ginagawa po natin ito upang lalo pong mapalakas at magkaroon tayo ng pagkakaisa sa ating pananampalataya at maging sa pananalangin bilang isang pamilya. Bago po natin simulan ang pag-aaral ng salita ng Diyos para po sa gabing ito, tayo po muna ay magsama-samang yumuko. Pikit po natin ating mga mata at tayo po ay manalangin. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa araw na ito sapagkat sinamahan, ginabayan, iningatan at pinagpalan niyo po ang bawat isa po sa amin, lalong-lalo na po ang aming pamilya. Sa mga oras na ito, inilalapit po namin sa inyo ang lahat ng concern ng aming family. We pray kung meron pong mga members sa family na may sakit, we pray for healing, Lord. We pray for a special touch of healing to be upon our loved ones and family, Panginoon. At naniniwala kami na may kagalingan po sa inyo, Panginoon. We also pray for financial provision sa lahat po ng mga may pangailangan sa larangan ng pinansyal. We believe that you are our provider. And we pray, Lord, for protection, Panginoon. Laban sa virus, laban sa anumang pong gawa ng kaaway o anumang aksidente o trahedya, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, pinipipray ko po, lalo niyo pong pagkaisahin, pagbuklurin ang pananampalataya, ang puso ng bawat pamilya mula po sa mga magulang hanggang sa mga anak at sa iba pang mga kasamahan sa bahay upang lalo ko kami magkaisa at maging matatag sa panahon po ng mga bagyo at pagsubok sa buhay. Nagpapasalamat kami sapagkat natatangi po ang oras na ito, sapagkat dito niyo ho kami ibinubuklod, pinagkakaisa at pinalalakas bilang pamilya upang harapin at mapagtagumpayan, malagpasan ang anumang hamon sa buhay. I-bless niyo rin po ang aming bansa, aming mga government leaders, ang aming ekonomiya, maging lahat ng mga frontliners, Lord. And we pray, we claim, we hope na pagagalingin niyo na po ng lubusan ang aming mundo, ang aming bayan, Lord, laban sa COVID-19 crisis. Salamat po sa kabutihan niyo. Use your word to bless, to empower, to change us, Panginoon, sa mga oras na ito. In Jesus' name we pray, amen and amen. Tunghayan po natin ang aklat ng mga gawa, kabanatang 12, talatang 1 hanggang 12. Ito po ang pagbabatayan po ng ating mensahe para sa ating pamilya na mahal ng ating Panginoon para po sa gabing ito. So basahin natin itong Acts chapter 12, verses 1 to 12. Ang sabi ho dito, about this time, King Herod began to persecute some members of the church. Verse 2, he had James, the brother of John, put to death by the sword. So meron pong pag-uusig o persecution. Sabi po dito, after his arrest, Peter was put in jail where he was handed over to be guarded by four groups of four soldiers each. And Herod planned to put him on trial in public after Passover. So Peter was kept in jail. So makikita po natin dito, bukod sa pag-uusig, may isang lingkod ng Diyos na ginagamit ng Panginoon sa pangalan po ni Pedro na ikinulong po ni Herod sapagkat ayaw po niya sa mga Christians, sa mga sumasampalataya at sumusunod sa ating Panginoong Jesus. Sabi dito sa verse 5, Peter was kept in jail. Pero tingnan niyo po, mga kapatid, yung susunod po na sitwasyon, no? Bagamat sila'y dumanas ng problema, meron pong mga ginamit ang Diyos na mga tao upang magkaisang manalangin. Meron po nagtanong sa akin, ano daw po ang pwedeng magbuklod sa atin bilang isang pamilya bukod sa pagmamahal? Alam niyo po, ang isang bagay na pwedeng magbuklod sa atin bilang pamilya bukod po sa pag-ibig at pagmamahal ay walang iba kundi po ang pananalangin. Kapag tayo po ay kumakaharap sa mga hamon o problema sa buhay, this is an opportunity for people like us to be united in our prayer. Batid po natin na ang kaaway ay pilit pong sinisira, ginugulo, at pinapahirapan po ang bawat pamilya. Subalit, binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan, at ang kapangyarihan pong ito ay walang iba kundi ang pagkakaisa sa pananalangin. So bagamat may problema, meron pong pag-uusig, meron pagkakakulong na naranasan po ang early church, sila Pedro at ang mga disciple ni Jesus, nagkaisa naman po ang mga mananampalataya sa pananalangin.
At alam niyo po ba, there is power in prayer. Because prayer is actually power. Yung hindi kayang gawin ng kamay natin, isip natin, kilos natin, lakas natin, o maging ng resources natin, ay kayang ma-accomplish when we pray. For example po, kung meron pong karamdaman, may pagkakagulo sa bahay, hindi pagkakaisa, ang mga bagay na may kinalaman po sa espiritual ay maaari lamang pong masolusyonan sa pamamagitan po ng pananalangin. Kaya po ngayong oras na ito, nais pong ituro ng Panginoon sa atin ang kapangyarihan ng pananalangin. Sabi nga po sa isang quotation, more power, more prayer, more power. More prayer, more power. Less prayer, less power. Subalit, no prayer, no power. Kung tayo po yung magkakaisang manalangin, malaki po ang magagawa ng marami at nagkakaisang panalangin. Subalit, kung kukunti po ang nananalangin, kakaunti rin po ang kapangyarihan matatanggap po natin upang maayos po ang problema sa ating mga tahanan. Subalit, kung wala talaga nagpipray, talaga pong mas mahihirapan po tayo sa ating mga tahanan. So, napakahalaga po ng pananalangin. So, we would like to talk about the power of prayer. Kagaya nga po na binasa natin kanina. So, ano po nga po ba ang ibig sabihin po ng panalangin? Maaring bata pa lang tayo, tinuruan na po tayo paano mag-pray. Subalit, napakahalaga kung na malaman po natin ano ba ang ibig sabihin ng pananalangin. Ano po ba ang pakahulugan ng salitang prayer? Alam niyo po ba na ang panalangin, number one, prayer is the key that can unlock all doors. Ang panalangin ay ang isang susi na maaaring magbukas sa mga saradong pintuan. Kagaya po ng mga pintuan na magdadala sa atin ng pagpapala, pagpapatawad, pagkakaisa. Yung hindi nga po kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos sa pamamagitan po ng pananalangin. Sa ating tahanan, sa ating buhay, kagaya nga po sa kwento, si Pedro siya'y nakakulong. May mga kulungan sa buhay po natin, sa tahanan natin, na nagpapahirap po sa ating pamilya. Kagaya po ng the prison of depression, the prison of division, the prison of discouragement. Marami pong mga uri ng pagkakulong. At alam nyo, ito pong kulungan na to ay simbolo po ito ng limitation sa ating mga buhay. But I tell you, the Bible says that prayer is the key that can unlock the doors of every prison sa ating mga buhay. So mga kapatid, kapag tayo po ay nagkaisang manalangin, kapag naintindihan po natin bilang pamilya ang kahalagahan ng pananalangin, maaari pong pagbuksan ng Diyos ang mga prison na inilagay ng kaaway sa ating mga buhay. Ang panalangin din po ay it is the best response to a problem. Bilang tao, marami tayong mga iba't ibang kaparaanan para tugunan po ang isang problema o hamon sa buhay. Subalit ang panalangin po, ang pinakamabisa na pagtugon sa isang problema sa ating mga buhay. Bakit? Sapagkat ang panalangin po ay paghingi ng tulong sa ating Diyos. Paghingi po ng biyaya, ng lakas upang ilapat at ilaan sa isang sitwasyon sa ating mga buhay. So, imbis na tayo po ay magpanik, why don't we pray? Because prayer is the best response in every problem sa ating pamilya. Ano pa ho ba? Prayer reverses a situation. Prayer can reverse a situation. Ang ibig sabihin niya mga kapatid, mula sa isang pagkakulong, kung tayo po'y mananalangin, pwedeng magkaroon ng kalayaan. Mula po sa kahirapan, pwedeng magkaroon ng kasaganaan. Bakit? Kayang baliktarin ng panalangin sa tulong ng ating Diyos ang isang nakapanlulumong sitwasyon sa ating buhay. In fact, ang tawag po niyan ay prayer is a supernatural turnaround. At gustong-gusto po natin na meron pong pagbabago, may turnaround na mangyari sa ating mga buhay. At alam nyo, ngayong gabi, kung tayo po'y magkakaisa sa isang panalangin, pwedeng baliktarin at pwedeng baguhin ng Diyos ang mga nakapanlulumong sitwasyon sa ating mga buhay sa pamamagitan po ng pananalangin. At ang panalangin daw po ay ang digmaan bago ang digmaan. In other words, mga kapatid, bago pa tayo sumabak sa mga physical na problema, bagyo o digmaan, maipapanalo po natin ang mga physical na problema kung ito'y naipanalo na natin. Ang ibig sabihin po, nailuhod po natin to sa Panginoon, naihingi ng tulong, at nailapit
sa paanan ng ating Panginoong Jesus. Because battles are won in prayer. In prayer. Isang magandang illustration po dito na kapag ka isang estudyante nag-i-exam, mahirap po ang exam, talagang nakaka-stress, talagang kailangan mag-focus ka. Subalit ang isang estudyante nag-aral at naghanda, bago pa ang examination, ay dumaan at sumabak na po sa isang gera. Gera ng paghahanda. Kaya yung mismong examination ay baliwala na lang sa kanya. Bakit? Naipanalo na niya actually. Napaghandaan na po niya ang examination bago pa dumating yung araw na yon. So mga kapatid, ang panalangin pala ay paghahanda at pakikipagbuno, pakikipaglaban at pagkapanalo bago pa tayo humarap sa mga pisikal na problema na kakaharapin natin sa ating mga buhay. So, we must win our battles in prayers. And the only way for us to win our battles in life is when we kneel before the Lord and we are united in our prayer. Amen? So, sabi dito sa verse 5, Peter was kept in jail, but the people, nandun po yung contrast, no, yung pagsalitang but the people of the church were praying earnestly to God for him. So parang sinasabi po dito, nakakulong si Pedro, may problema, may pag-uusig, maring ito po yung maging dahilan ng panlulumo ni Pedro. Subalit napakaganda po ng tugon ng mga taga-simbahan. At ang mga taga-simbahan ay binubuo ho ito ng mga pamilya, mga nanay, tatay, mga anak. Ang sabi ho dito, there was a problem, there was a big threat against them, against the Christian, against the church, but the people responded by praying earnestly to God for him. Kapatid, mga magulang, mga kapatid sa Panginoon, lahat mga nasa sambayan, ano ang yung tugon kapag ka merong matinding hamon ang kaaway sa inyong pamilya, sa inyong buhay? Napakahalaga po na ang tugon po natin at pakikipaglaban po natin ay sa pamamagitan po ng pananalangin sa ating Panginoon. Ano po ba ang pwede maging resulta kung tayo magkakaisa sa pananalangin at sa paglapit sa ating Diyos? What are the results of prayer when a family pray together? What are the results? Number one, when we pray, there is peace. Magkakaroon po ng kapayapaan. Magkakaroon po ng kahinahunan. Nang ibig sabihin po, kahit po sa gitna ng problema, pwede tayong bigyan ng Diyos ng kapayapaan sapagkat ang panalangin po ay nag-aanyaya sa kapayapaan ng ating Panginoong Jesus. Sabi po dito, Peter was kept in prison but the church was earnestly praying to God for him. Bagamat nakakulong si Pedro, subalit mapayapa ang pagtugon, mahinahon ang pagtugon ng mga pamilya at ng simbahan ng Panginoon sapagkat alam nila na maipapanalo po nila ang digmang ito sa pamagitan ng ating pananalangin. Mga kapatid, imbis na magpanik po tayo, magkagulo, imbis na pumunta tayo sa kung saan-saan, lumapit kung sino-sino, the best response to a situation, to a problem, is prayer. Because prayer invites God's peace. Favorite ko po yung Philippians 4:6-7. Kung meron kayong mga Bible sa inyong tahanan o sa inyong cellphone, gadget, pwede nyong buksan yan. At sa mga oras na to, pwede nyo kong sabayan sa pagbukas. Napakaganda po ng pangako ng Panginoon sa Pilipos, Kabanatang 4, Talatang 6 hanggang 7. This is one of my favorite verse. At ang sabi ho dito, ang sabi po ng Panginoon, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang mga bagay. Sa halip, hinginin niyo sa Diyos ang iyong mga kahilingan sa pamamagitan ng panalangin may pagpapasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maunawaan at di mapantayan ang magbabantay sa inyong puso't isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. When there's a stress, when there's a problem, may dalawang bahagi sa ating katawan ang naapektuhan. Mind and our emotion. Mind and our emotion. But when we pray, instead of panicking, instead of complaining, when we choose to pray, God will guard our hearts and our mind. In other words, bibigyan tayo ni Lord ng tamang wisdom, tamang decision making, tamang emotion, para masolusyonan po at matugunan anumang hamon na meron tayo sa ating buhay. No wonder, ang mga pamilya, ang church, they responded calmly because they have the peace of God in their hearts and in their minds. Mga kapatid, ngayong gabi, nahamon ko po kayo. Kung may problema pong matindi, isa lang pong ibig sabihin niyan, hindi po para sa inyo yan. Hindi natin dapat binubuhat ang isang problema na para sa Diyos.
Ito po'y isang panawagan na kailangang ilapit natin to sa Lord. Idulog po natin ito. At hinahamon ko po kayo. Ibigay natin kay Lord ang kabigatan na iyan. At mararanasan po natin ang kapayapaan na di mapapantayan at di maunawaan ng mundong ito. Sapagkat ito'y galing lamang sa ating Panginoon. So, when we pray, there is peace. Number two, when we pray, there is power or deliverance from the prisons of life. No. Kapag tayo po ay nagkaisang manalangin, may kapangyarihang darating at tutulong sa atin sa ating mga sitwasyon na kumukulong sa ating mga buhay. Just like what Peter experienced. So sabi po dito, when the church and the family choose to pray together, sabi sa verse 7, suddenly, an angel of the Lord stood there and a light shone in the cell, in the prison cell. And the angel shook Peter by the shoulder, woke him up and said, hurry, get up. And at once, the chains fell off Peter's hands. Wala hong paraan para makalas, para matanggal ang mga tanikala na nakagapos po sa mga kamay at paa ni Pedro. Liban po kung ito'y sususian. Subalit makikita natin dito, ginamit ng Diyos at kinasangkapan niya ang mga anghel para tulungan si Pedro bilang tugon po ng panalangin ng mga pamilya para kay Pedro. At nagsikalasan po ang mga tanikalang gumagapos sa kanyang kamay. At bukod pa doon, nabuksan po ang mga pintuan ng kulungan at nakalabas po sila Pedro. Ano po ang pinapatukuyan po dito mga kapatid? Ito ko yung sinasabi ko sa inyo, ang mga imposible ay pwede maging posible kung tayo po ay mananampalataya at mananalangin sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagkakaisang panalangin bilang pamilya. Mga kapatid, nais nyo po bang maranasan ito? Meron bang mga tanikala na umaalipin sa ating mga mahal sa buhay, kagaya po ng tanikala ng bisyo, tanikala po ng kahirapan, tanikala po ng katigasan ng ulo, pagre-rebelde, pagkakabahabahagi o pag-aaway-away. Ito po'y isang pagkakataon na para lumapit tayo sa Diyos at magpakumbaba. Nasubukan na po natin lahat ng paraan. At ito po'y paalala ng Panginoon, lapit tayo sa Diyos at mararanasan po natin ang pagkalas ng mga tanikala na inilagay ng kaaway sa ating pamilya. At tayo po'y bibigyan ni Lord ng kalayaan at kapangyarihan kung tayo po'y lalapit sa ating Panginoon. Pangatlo pong kayang gawin ng panalangin is that when we pray, there is provision. Una po, there's peace. Number two, there's power or deliverance. Number three, there is provision. Meron pong kaloob na ipagkakaloob ang Panginoon kung tayo po ay mananalangin sa ating Diyos. Sabi nga po ni Joyce Mayer, isang lingkod ng Panginoon, sabi niya, there is no power shortage in heaven. And God is never in a recession. But His grace is sufficient to meet every need. Ano man pong pangailangan meron tayo, financial, physical, mga bayarin, bills, pwede nating idulog ito sa ating Panginoon. At alam niyo, nilalagay talaga tayo ng Diyos sa mga sitwasyong walang-wala tayo upang matuto tayong tumingala at hanapin ang mukha ng ating Panginoon. Sapagkat po, kung punong-puno tayo at paldong-paldo tayo, wala tayong ibang makita kundi ang sarili natin at ang mga bagay na nasa paligid natin. Kung tayo po ay minsan nanan-knockdown, pag tayo po ay knockdown, wala tayong ibang opportunity kundi to look up and to look to God and to cry out for help. Kapatid, meron bang pagkukulang sa tahanan natin? Naniniwala ko, when we pray, there is provision. Provision will come in our household at maging sa ating mga table. The Lord will supply all our needs when we choose to pray. Yan po yung pangako ni Lord sa Philippians chapter 4, verse 19. Every need, God will supply according to the riches in glory in Christ Jesus. Naranasan po namin bilang pamilya yan. At marami po tayong mga kapatid sa Panginoon at pananampalataya na nakaranas po ng kapangyarihan ng pangako ng Panginoon. Na naroon po yung walang-wala sila, pero si Lord hindi nahuhuli, hindi rin nauuna. He is always on time when we choose to trust and pray to God for our provision. So, let's continue to pray. At pang-apat, there is protection. May kaligtasan. May pag-iingat, lalong-lalo na po sa panahon ngayon. No? Maraming banta, maraming
kabalisahan dahil po sa COVID-19. But when we choose to pray, God will continue to protect us. Sabi dito, they passed by the first guard station and then the second and came at last to the iron gate that opens into the city. The gate opened for them by itself and they went out and they walked down a street and suddenly the angel left Peter. Wala hong sumita sa kanila, hindi sila napansin. Ano pong nangyari doon? It's a miracle. Hindi ko alam kung ano nangyari, but I believe the Lord protected Peter against the guards para mahuli siya. Pinahintulutan ng Diyos na siya ay makalaya sapagkat wala naman po siyang kasalanan. Kung tayo po ay mananalangin, imbis na tayo po ay kukonsumo na maraming oras at panahon para mag-alala sa mga mahal natin sa buhay, why don't we choose to pray instead of worrying? Because worrying does not accomplish things, no? Ito po ay nagnanakaw lang ng kagalakan at kaligayahan sa ating mga buhay pag tayo po ay nag-aalala. At panglima, of course, there's promotion. There's promotion. May kasaganaan, may pag-unlad na mangyayari, may pag-asenso, may paglago kung tayo po ay lalapit sa ating Panginoon. Sabi dito, matapos makalaya si Pedro, pinapasok sa tahanan kung saan nananalangin ang mga pamilya ng Diyos, the word of God continued to spread and grow. Lalong lumago, lumawak ang salita ng Panginoon maging ang gawain ng Diyos. At alam niyo mga kapatid, kung tayo po itutulong sa pagpapalago sa gawain ng Panginoon, tutulungan din po tayo ng Diyos na palaguin ang ating pamilya na mahal natin. So, naniniwala po ako na merong promotion o paglago tayong mararanasan kung tayo po ay mananalangin. For me, prayer breaks barriers at ito po ay nagre-resulta ng breakthrough o malawakang pagpapala para sa ating mga pamilya. Gusto niyo po ba ng breakthrough? Manalangin po tayo. Disiplinahin niyo natin yung sarili natin. Para ipag-pray at lumapit at lumuhod sa ating Panginoon. Ano pong dapat natin gawin bilang pagwawakas para sa pananalangin? ABC in prayer, accept your limitation. Tanggapin mo na may mga limitasyon talaga tayo sa ating mga buhay. Pangalawa, manampalataya ka na makapangyarihan ang panalangin. Don't just pray religiously, but pray spiritually, faithfully, by faith. At number three, commit to pray every day. Kung walang sagot, keep on praying. Kung wala pa rin sagot, keep on praying. Pray persistently, no? So accept your limitation, believe in the power of prayer, commit to pray, at ang gawin po natin, be persistent, be patient, and pray as a family in unity. Kung tayo po ay mananalangin na may persistency at very patiently and in unison, the Lord will surely answer our prayers. Meron tayong kasabihan, di po ba? The family that prays together, I believe, will become better, stronger, and wiser even the times of pandemic or crisis. When we choose to pray as a family, together, we will become stronger, better, and wiser sa biyaya ng ating Panginoon. So nawa po ngayong gabi, napagpala tayo sa salita ng Diyos, patuloy tayong makinig, patuloy tayong sumunod, patuloy tayong manampalataya sa Panginoon, and blessings and breakthrough will come into our doorhouse to bless our family. Tayo po yumuko para sa isang panalangin. Bless every family members, Lord. Bless every household, Lord, na hikinig na iyong salita. At salamat sa paalala, Panginoon, sa kapangyarihan ng pananalangin. Subalit, Panginoon, sa gabing ito, naniniwala kami na ang panalangin ay makapangyarihan lang kung kami po'y sumasampalataya at sumusunod sa aming Panginoong Jesus na siyang tumutugon sa aming mga panalangin. Kaya naman, Panginoon, sa gabing ito, bago ang lahat, kami po'y nagpapakumbaba at gumagawa ng desisyon upang tanggapin kayo, kilalanin kayo, papasukin kayo at paghariin kayo sa aming mga tahanan bilang aming sariling Panginoon at Diyos, tagapagligtas ng aming mga buhay at ng aming mga bahay. Baguhin niyo po ang aming tahanan, ayusin niyo po. Tulungan niyo kami, Lord, na manampalataya sa inyo. Tulungan niyo kami magkaisa sa panalangin at tulungan niyo rin kaming sumunod sa kalooban ninyo. At naniniwala po ako, Panginoon, may kaligtasan, may kapayapaan, may kapangyarihan, may paglago at kasaganaan na dadaloy sa aming pamilya sa mga panahon na kayo ang naghahari sa aming mga tahanan. Salamat po. Hali kayo, Panginoon, pumasok kayo sa aming mga buhay at sa aming mga tahanan. At ito po ang aming samot hiling sa pangalan ni Kristo Jesus, na siyang aming kinikilalang Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay at bahay. Amen at amen. Pinagpala po ng Diyos.
ang pagbabahagi ng kanyang salita. God bless you po. There's a table that you prepared for me in the presence of my enemies. It's your body and your blood you shed for me. This is how I fight my battles. There's a table that you prepared for me in the presence of my enemies. It's your body and your blood you shed for me. This is how I fight my battles. And I believe you've overcome it. I will lift my song of praise for what you've done. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. In the valley and all that you're with me, and surely your goodness and your mercy follow me. So my weapons of praise and thanksgiving, this is how I fight my battles. And I believe, and I believe you've overcome it. I will lift my song of praise for what you've done. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. Lord, we surrender to you our battles. Yes, Lord. For with you, Lord, we got the victory. Yes, Jesus. May look like I'm surrounded.